na in love ka kay Eddie Gutierrez. Mm, yeah. Bakit hindi kayo ang nagkatuluyan? Marami frustrations. Uh-oh. Like pagdating dun sa supporting, hindi naaalagaan and all. Sad. Ang inaasikaso lang yung lead. Lida, diba? De, mas inaasikaso pa rin nila the young one. I just miss her. Yung parang purpose ko, parang ganahan ako, was my mom. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. A beauty queen turned award-winning actress. Mga kaibigan, let's all welcome Lisa Lorena! Thank you. Hello, everyone. Kumusta ka na? Long time no see tayong dalawa. Yeah. Ganun katagal na tayo hindi nagkikita. Yes. I think the last time na nagkita tayo, birthday pa ni Roger Calvin, common friend namin. Oh, yeah. Na nasa America na naman. Oh. Roger, hi. Hi, Roger. Kailan mapanood mo to? Muli na ko. Kumusta ka na, Lisa? What are you busy with? Last year, I made a comeback after 2 years and 10 months na forced the R&R. Because of pandemic. Because I was scared of the virus. So I started Family Matters in September. And then October, I did yung Fit Check, Confession of an Ukay Queen, starring Kim Chu and Jake Ehrsico. Hindi pa ito napapalabas, di ba? Hindi pa. Okay. Hindi pa. Natapos kami nung December. This is a miniseries, yeah, di ba? Eight episodes, mm-hmm, produced by ABS, Prime Video, and Amazon. So I suppose this is going to be shown, aside from TFC, papalabas ito over the weekend. Check na maraming mag-aabang dyan. A grandmother of three beautiful... One boy and two girls. Yeah, dalawa kay Tonton Gutierrez. Yes, and one with my daughter Wednesday. Na si Wednesday. Yeah. Bakit nga pala naging Wednesday ang pangalan ng Wednesday? She was born, obviously. She was born on a Wednesday. Jill Wednesday Ann. Okay. The Ann is... Jill gusto ng daddy niya. Mm-hmm. And then Ann is after me, Elizabeth, mm-hmm, Ann. Ako eh. Actually, tatlo yung pangalan mo eh. Oo. Elizabeth Angeline. Di ba? Hindi ka ba nahirapan nung nag-aaral ka na tatlo tapos yung middle... Elizabeth lang. Elizabeth lang. Okay. Ang haba eh. Back in 1966, ilang taon ka nung sumali ka sa Binibining Pilipinas? 16 going on 17. Yeah. You almost got the crown. They found out that I was underage. Starting with Philippine Airlines, ginyakap namin yung... edad ko, mm-hmm, to 18. Mm-hmm. Because I was 15, right, after high school. Yes. So I flew first. I was a flight attendant first. Oh, yes. Oo. And then after PAL. Ground? No, flight. Flight talaga. Okay. And then Philippine Tourism and Travel Association. And then kinuha ko sa Binibining Pilipinas. And then nakita ko sa Binibining Pilipinas ni Pomuseno, mm-hmm, for dahil sa isang bulaklak. And then, nag-artisa na ako. Doon muna tayo sa Binibining Pilipinas. So, bago ka magbinibini, sabi mo, flight attendant ka na at a very young age? Yeah, flight attendant muna. And then, sa tourism ako nung sa Binibining Pilipinas. Okay. Sa airport. Okay. I would underage put lace on yung mga celebrities, yes, like Sean Connery. Yes, I met, yes, him. Wow. James Bond. Parang yung nasa reception ka. Pag may madumarating ng mga foreign dignitaries or personalities. Yes, yes. Ayun. Sabita mo ng sampagita. Ikaw yung may naka-Pilipiniana. Tama no, ba? Yung, hindi naman. Well, yung blouse namin then was beige with parang stewardess na. Okay. No? Pero so young. I mean, I didn't even know na pwede pala at ganun kabata. No, kasi pasado ako agad. Plus, yung edad ko nga, inano namin. Oh, dinaya. Oo, 18. Hala. No, that time I was 5'6 pa lang. Oo. Oo. Wow. Patanggad pa rin yun. Oo, sa Binibining Pilipinas, I was 5'6 pa lang. Mm-hmm. But when I gave birth to Ton, mas tumaas pa ako. Oh, talaga. Mm-mm. Who convinced you na mag-join sa Binibining Pilipinas? My cousin. So, kaibigan ng cousin ko, mm-hmm, si Ate Vicky, mm-hmm, yung taga-Taytay, mm-hmm, na wala pa silang candidate. So, sabi niya, yung ano ko, pinsan ko, ganun. Sabi ko, ha, hindi ko pinangarap mag-ano, mag
mag-beauty queen. I had a hard time kasi mag-heels. Hindi pa ako nag-heels. Puro ako rubber shoes, ano, boy shoes noon. Mm-hmm. Sa eskwela, naka-boy shoes ka lang. Sige, pinag-tripan ko na. But that was so scary kasi punong-puno ng taong araneta noon. So sabi ko nga, ang advice ko sa mga ano aspiring, ano, you shouldn't join when you're so young. Siguro may mga early 20s para mas ano ka. Maybe 18 or 19, pwede na siguro. Yeah, well, ngayon. So long as kasi, you have the proper training. Plus ngayon, mas matanda na kagad yung mga, ano, no, that time. Mid-20s. I was a baby. They wanted me to join the next year, ayoko na. Usually ganun eh, di ba? Kahit si na Pia Worsbach eh, nakailang sali sila eh, before they got the major crown. Pero ikaw, bakit ka umatras just because pinasok mo na ang showbiz? No, hindi ko. Hindi mo talaga feel. Hindi mo talaga. Pero pinagbigyan mo lang. No, even acting, I was active in school sa mga plays. Palagi ako yung queen o ganyan, ganyan. Hindi ko rin inano na pumasok na mag-artista. Kung hindi ako kinuha, hindi ako mag-artista. Nang Nepomuceno film, si Mr. Nepomuceno. Yeah, there was this ongoing contest for girl who will play the role Esperanza. Yes. The daughter of ano, Charito Solis and Rick Rodrigo. So, nagko-commercials na ako, yung print ad or ano. So, nung dumating ako dun sa Fame, yun ang pag-aari ni Nepomuceno, no, yung Fame Studio. So, akala ko, nung pinapabasa sa akin, sabi ko, bakit parang pelikula? Kasi may lines. Wala kang idea. Yeah. So, audition na yon. Plus, my Tagalog was so poor then because I grew up in Pampanga and in school sa mga madre, ano lang, English or Kapampangan kami. So, hindi kami nagtatagalog. Mm-hmm. Even in the house, my Tagalog was really bad. Yung, kunwari, samahin kita o pupuntahin kita, yung mga ganun. Baluktot ang Tagalog mo. Mali. So, ang nag-coach sa akin was Robert Arevalo. Oh. Oo. Talaga. So, kinoach niya ako yung ano, intonation, ganun. Anong commercial to? Bakit parang ang lines? Parang ang mahaba ang lines. Oo, parang anong product dito? Mm-mm. So, I was parang the 69th candidate. 68 na pala yon. And then nakita ko ni Nepomuceno. They were supposed to announce na kung sino manalo. But then, Nepomuceno saw me sa Binibining Pilipinas. I see. So sabi niya, hindi, try muna natin yan, si Elizabeth. Ganyan. Mm. Hindi nila sinasabing movie. But before this, si Dr. Perez, who's also Kapampangan like me, dahil dinala ko one time ni Ramil because we're related, Rodriguez. Ramil and Pepito. So, kinukuha sana niya ako doon. Sa, for Sampaguita. Yes. Hindi ako mag-artista. Ganun. Tapos, nung tumawag na yun ni Pomuceno, I called up Dr. Perez. Sabi ko, should I get this? Ganito, ganun. Kung mag-artista ako, hindi ba dapat dyan na sa Sampaguita? Sabi niya, ba, magandang ano yan. First, ano, in full Eastman color at ganito, ganyan, malaking production yan. Sabi niya, dito, ang dami mong kasabay. You know, si Nagina, mga ganun-ganun. Gawin mo na muna yan. Ayun. Sabi ko, sige na nga. So, kaya ka napunta sa Nepomuceno. And your launching movie was dahil sa isang bulaklak with Charito Solis and Rick Rodrigo. When you were younger, talagang lutang-lutang yung pagkamistisa mo. Yeah. Eh. Hindi mo talaga maitatago yun eh. Diba? Sabi, nabagay naman kay Charito and Rick. Pwede kasi, akong anak nila. Yes, may pagkamistisa at mistisa rin yung dalawa. Pero, I remember Charito was 16 years my senior. He was 33 that time. So parang nanay-nanay yung ano niya, stricto and all. Si Rick Rodrigo was debonair yun eh. But you know the funny part, through the years na artista na ako, naging asawa ko si Rick Rodrigo. Naging tatay mo. Naging tapos naging kanibal ko si Charito. Ganun. Diba? Hindi ka ba na-overwhelmed? Kasi like, dati wala pa kasing mga acting class or, diba? Kasi sanay nga ako sa plays, no? Ang problema ko lang was the Tagalog. I'll tell you honestly, up to now, pag binasa ko yung script, Tagalog, but in my mind, I deliver it as English. Nag-automatic sa English. Pero hindi ka naman nahihirapang mag-deliver ng dialogue because you have to memorize your lines. Hindi naman. Yung mga accent pa nun. Yes. Kasi Kapampangan ako. I was in Pampanga up to second year high school and then third and fourth dito na ako sa Manila. Mm-hmm. But still, in Manila, sa mga madre, hindi rin kami nagtatagalog. Nag-i-English ka rin. Pagdating ko sa bahay ng sister ng mami ko, Kapampangan ang usap namin.
parang ganun. So, wala talagang Tagalog. Was, sa school lang yun, Filipino subject. Yeah, ba? And I was poor. Isa pang subject na poor ako to think na ano, laki ako sa madre, religion. That's ano, ironic. Did you grow up with your dad around? No. My dad left when I was 5 and I never got to see him. You know, even the times that I traveled to the States, wala na ako interest. Totally wala kayong connection. Hindi, may ano rin through my uncles nga, he wants to see me. Ano, I know his number, I know ganyan. Wala na. Hindi ka na nag-effort? Hindi ako nag-effort. Kasi karamihan, your dad was a German-American. Uh-huh. Pero so, hanggang sa paglaki mo, ang kasama mo lang mom mo. My mom. Uh-huh. You're an only child. No, I have a sister, 4 years younger. Same parents? Oh, yeah. Okay. She was one when he left. So yun talagang walang, kahit papano ikaw may memory ka na sa tatay mo. Very clear. Your mom is Filipino-Chinese. Chinese. Your dad naman, German-American. Uh-huh. Yan, ito po ang resulta. O, diba? At 17, at a young age, sobrang mong ganda, uh-huh, na mistisa, nag-beauty queen my ka. My second movie, I was pregnant. Oh, my. Mm. Second movie ko, dahil bulaklak muna, and langit sa lupa. Okay. Charito rin yun. So, okay. Yes. Nipubusento pa rin. Okay. 18, I had Tonton. Na in love ka kay Eddie Gutierrez. Mm, yeah. So, you were only 17 going 18 at that time. Yeah. Kinukwento ko sa'yo, nagustuhan ko lang si Eddie dahil kay Elvis Presley. Ay, yun nga pala ang common connection yung dalawa. Yeah. Kwentuhan mo naman kami. When I was 7, Elvis Presley's first movie came out, Love Me Tender. Yes. And then Loving You. Ninong ko, may-ari nung sinihan. The whole day ako nandyan, memorize ko na yung ano. Even yung mga local movies na, yung mga Amalia Sousa noon, the whole day rin ako, kaya memorize ko yung mga lines nila. Nagagalit yung mga katabi ko kasi sinasabayan ko yung lines. Hi! Ano ba? Naano ko talaga, oh. Memorize ko lahat. How young were you nung magsimula mag-idolize kay Elvis Presley? 7. 7 years old. 1956 so, pati mga, yun. Pati mga songs, alam mo. Yeah. Kabisado yung mga songs. Yeah, o paano kayo nagkaroon ng connection ni Edong? Eh, dahil kamukha niya. Parang nag-Elvis Presley of the Philippines yun, siya. In fairness, aside from ano, si Eddie Mesa. Si Elvis Presley, idol na idol talaga yun ni Eddie. Yeah. In fact, isa sa mga anak niya, nila ni Annabelle, pinangalanan si niya kay Elvis, di ba? Yeah. O bakit hindi kayo ang nagkatuluyan? Well, I was young and in love. My mom and my tita, Justice Luciano, they took me to the nuns. They felt that I was young and baka hindi talaga annoying, which was a good decision also. So I stayed with the nuns until I gave birth. Si Eddie ba ang first love mo? Parang. Kasi siya ang unang mong naging boyfriend, di ba? Pero ang nakakatuwa lang sa'yo, no? Kasi you're friends with the present wife, si Annabelle Rama, up to now. And even to the kids. Parang anak ko rin sila eh. Si Annabelle loves Tonton. So, I appreciate that. At saka, pare-pareho naman, in fact, doon din, si Monching, ni Annabelle. Monching is the best friend of Ton. Oh, yes. So, among the kapatid. The brothers, so. And on all his brothers and sister, they look up to him as the kuya, pinaka-kuya. Sinong older? Si Monching ba o si Tonton? Si Tonton talaga, sa kanila magkakapat-kuya talaga. Tonton, and then Monching, and then Rufa. The rest. Of course, after Eddie, na in love ka ulit. O meron in between? Meron in between. From showbiz din. Yeah. No. Politicians. Uh-huh. Politicians. Mga anak ng politicians. Mga anak ng politicians. Oo. Mm-hmm. Pero, na in love ka sa isang well-known businessman. Yeah. Sabihin na natin si Honey Boy Palangka, uh-huh, di ba? And you had Wednesday. Oh. Wednesday is 7 years and a half younger than Tonton. Than Tonton. Okay. Who is already married and settled in the US. Yeah. Diba? Kwentuhan mo naman ako sa unang, sa kaisa-isa mong apo kay Wednesday. Philip started playing golf with the lolo. Okay. Kay Honey Boy. Okay. So he would play golf, plastic. Muna. And then four, totoo na. And then he started joining June Golf here in the Philippines. Mm-mm. He was born in San Francisco kasi. Mm-mm. Where my daughter finished filmmaking. Mm-hmm. Before that, she finished marketing in New Hampshire. Oh. And so, they flew back here in the Philippines when he was 4. And then, he started playing, you know, golf. Then, at the age of 8, he was the first Filipino to win the U.S. Kids European
golf ano in Scotland. Scotland, okay. Uh-oh. But he's now binata na. Yeah, he's now 21. Yes, 21. And but not married yet. No. He lives in Colorado with the mom and the dad. Okay. So now I only have Tonton here with my daughter, Glidel. And my apo, Anika, who's 11, my height. And same ng size ng paa namin. Wow. And the older one, Anisa, is in Singapore. Mm-hmm. She studies there. Studies and at the same time business, working. Oh, yeah. Yeah, ano siya, meron siyang part-time sa isang Japanese restaurant. Wow, oo. Yeah. Nag-try din siya mag-showbiz, di ba? Akala ko magtutuloy-tuloy. Siguro every summer break, pwede siya mag-artista. Pwede siya, okay. Yeah, but she has to finish first her schooling. So where she studies, first is Singapore, next year, Dubai, and then third and fourth year, Sydney. Wow. Yun ang ano ng eskwela. Oo. Wow, nakakatuwa naman. Parang ano yung global management. Mahirap yun sa kinatonto at saka Glidel na. Kasi for the lalo diba? Na si Glidel, she cries all the time. Pero po, pumunta rin sila ng Singapore. Pumunta September si Glidel. Just to visit her her daughter. Yeah. Nakakatuwa naman. How are you with the father of Wednesday? We don't communicate, but civil. He visits Wednesday. Recently, twice siyang pumunta sa Colorado. Your mom is Kapampangan. Yes. So that's where you stayed. You were raised in Magalang, Pampanga. Magalang, Pampanga. Uh-huh. Your mom reached up to 100. Wow. She died 2018 July. Oh. And then my sister, my only sister, after 7 weeks, she died in September 2018. Oh. So I'm Ulila. Na. Yeah. This time naman, you have your children and you have your grandkids. Yeah. Was there a time na nagalit ka dahil pagiging unprofessional ng makasamahan mo? No, I just let it go. Hindi mo inaano to? I'm basically a happy person. I just try to avoid yung hindi nakakasaya sa akin. Nahayaan mo na lang. Pero pag gusto ko siya, I would give unsolicited advice. Pag gusto ko siya. During your time, lalo na nung sisimula ka pala sa showbiz, who do you look up to? The older ones talaga, sina Charito and Lolita Rodriguez. Yes. Magkaiba ng style. Yes. Yung, para sa akin, I was geared towards kay Lolita, yung very cold and very lamang. Ang kanyang portion. Si masyado. Mataray. Mataray si Tita Chato eh. Oh. They're good. Then Nida Blanca. My God. And then Gloria Romero. Wow. Gloria Romero can cry. Isang ganun lang. Anong iniisip mo? Paano ka nakakaiyak ng ganyan kabilis? Ala, ganun lang. Automatic. Meron kayong grupo up to this day na talagang baliksamahan. Baliksamahan, di ba? Who organized that? Pempe. Ah, si Rodrigo. Rodrigo. Okay. Oreta. Oreta. Pempe was the daughter of Sok Rodrigo. Senator Sok Rodrigo. Yes, yes. And she's the best friend of Susan Roses. So almost all the stars there, older sa akin, hanggang nawala na si Lilia Dizon. So far, ngayon, ang active pa si Nova Villa. Wala na rin si Liberty Lagan, di ba? Oo, wala na rin. Barkada niyo. Susan, wala na rin. Amalia. Yes, yes. No. Ang pinaka-active talaga rin noon, si Susan and Liberty, they would always be there. And then, Lito Legaspi, wala na rin. Ngayon, meron na naman kami mag-get-together kami. Dati kasi, almost monthly, magkikita kami sa bahay ni Pempe. We would bring potluck and ganyan. Yes. Si Loli. Loli Mara? Oo, ano rin siya, active. Kinakakatuwa lang kasi you're still in touch. Yeah. Not necessarily kapanabayan nyo kahit yung mga older generation sa inyo. Because of Pempe. Talagang everyday yan. Napakasipag mag-post ng mga, di ba? Everyday. Prayers of may konting jokes. Yeah, right. Nakakatuwa si Pempe. So I was so sad nga nung pandemic. Natuto ako magmanood ng K-drama at C-drama. At Netflix. So hanggang ngayon? Hanggang ngayon, addicted ako. Okay. Oo. Watching all these dramas ng Korea and China and naiwanan na tayo. Sana, dream ko, supportahan tayo ng gobyerno. So kasi ang Korea, supported sila ng government. Yes, so para makagawa tayo ng maganda. Pero siguro getting there, sana gumising Lisa. Ang gobyerno. Kailangan manawagan natin. Ka. Oo, manawagan ka nga. Kailangan talaga. Baguhin. Ayusin na. Kung ano man yung mga mali, ayusin na. Tigilan na yung mga mali. Before,
nakakagawa pa tayo ng mga 400 films a year. Yes. Tapos you're so lucky. Tapos nawala na lahat si Navani, mga major nawala companies. Na si Joseph. Yes. Ang dami mga major companies ang nag-fold up or hindi na nagpo-produce ngayon. Yeah. Diba? Sana maabutan pa natin yung panahon na yun. The next glory. Right. 6 decades ka na ba in this industry or 5 pa lang? 5. 55 years. So almost 60 na rin. Or 5 decades. Ano yung gusto mong i-share? Ano yung gusto mong... Kasi syempre kahit papano may mga frustrations din, di ba? Hindi naman nawawala yun eh. Maraming frustrations. Uh-oh. Like especially pagdating dun sa supporting, ganyan. Hindi naaalagaan and all. Sad. Ang inaasikaso lang yung lead. Lida. Mapadamit, mapaano. Sana maalagaan. Otherwise, you would be spending your salary sa pagbili ng damit mo na hindi mo naman gagamitin pa sa tunay na buhay, di ba? Hindi ba kasama yun sa production? Hindi. Ba? Some, kung manari, costume siya. Yes. Mm. O kaya may tinatawag tayo mga wardrobe consultants, di ba? Hindi, mas inaasikaso pa rin nila the young ones. Oh, you just could imagine yung mga extra, di ba? Now, I see that. Dahil kahit paano may konti experience din naman tayo sa film industry. Hindi naman tatayo yung pelikula kung wala yung support, kung puro lang pare, lead. Pare. Frustrating, pero I hope magkaroon ng pagbabago. So, Among the young generation, sino ang kinakakitaan mo talaga ng kakaiba in terms of talent and of course, yung professionalism? Mm. Kim Chu, I love her. Oh, okay. I love her so much. Mm. I can see a good day, Jake Hersito. Joshua Garcia. A good actor, yes. Zian and Kim Chu. They're so lovable, they're so hardworking, and I hope they really end up together. Okay, through the years na you've been in this industry, syempre kahit paano nakapag-develop ka rin ng mga matatawag natin, special friends, or very, very close to you, except your family, of course. Uh-oh. Sino ang mga may tuturing mo talagang? Close friends, sa industry, si Imelda Ilanan, Marisa Delgado. I love Dexter. Another good actor. So, very few lang ang ano ko. Few. Elizabeth Oropesa is a very good actress and painter. Ikaw, anong ibang pinagkakalibangan mo? More on I write. I dabble in painting too, also with my friends na hindi sa showbiz. There was a time nung bago pandemic Thursday club namin yan. So, I think we're going to revive it again. Yung painting mo, hindi mo talaga binigyan masyado ng panahon? Hindi. Even stories that I write, yung napanaginipan ko, na maalala ko, I would write it down and then itutuloy ko lang siyang ganun. These are stories na pwede siya sa pelikula. Sayang naman. Kung ikaw lang nakakaalam sa inaano mo, sinusulat mo. Pagilapin ko, pagsamasamahin ko, parang ang gulo-gulo kung saan-saan, no? Not everybody can write. Di ba? Yeah. Very supportive. Ano ko, parang main ano lang, walang screenplay o ano. Di ba? Bahala na ang screenwriter doon, di ba? Ang pinaka-importante yung plot, yung storya. Sabi mo nga, mag-isa ka na lang ngayon except for your children and your grandkids. Ano pa ang isang bagay na magpapaiyak sa'yo? Missing my mom. She was with me for 69 years. Oh my gosh. Oh. So walang regrets na because she was with me all those years. Hindi ko siya napabayaan. You know. I just miss her. Yung parang purpose ko, parang ganahan ako, was my mom. Not even my kids. If she's watching now, and she's watching over you up in heaven, anong mensaheng paparating mo sa mami mo? I just wish he didn't have to go. Gusto ko sana nandiyan pa rin siya to inspire me. I just miss the times that she would, whenever I go out to work, mag-aano siya ng pasalubong. Ngayon, pag-uwi ko, laking bagay na nawala sa akin, mami ko. Nagkaroon ng vacuum talaga. Sobra. At malaking impact sa'yo. Yeah. Oo. Na parang, ang mom mo parang naging best friend mo eh. Yeah. Oo. She was my best friend. 4 years na, it's still, hurts me. Gusto ko nga mapanaginipan ko siya, bakit hindi siya nagpapanaginip sa akin. And you're so lucky because you had her for the longest time. 69 years. 69 years. Lucid pa ang kanyang mind up to the time she, He wanted to live pa, sabi niya. Oh. Kaya lang pneumonia ng pneumonia. Yun ang kadalasan, nagiging sakit ng mga matatanda. Okay. Yeah.
If Tonton is watching now, at saka siyempre anak mong si Wednesday na nasa Amerika, mensahe mo muna kay Tonton. Ton, thank you for loving me, for being there all the time. I appreciate you. I love you. And Lydell, she's my other daughter. Thank you for loving me. And Wednesday, I always miss you, baby. I hope to see you this year. And my other apo, Aniza, you bring so much joy to my life. Thank you. Message mo sa lahat. Kung ano man ang nangyayari sa mga buhay natin, at hindi mo masolusyonan yung problema, kalimutan mo na muna. Ibig sabihin, hindi pa dapat siyang problemahin. Just be happy, enjoy life. That's all. Advice mo sa mga upcoming or mga nagsisimula pa lang in this industry? Pagbutihan nyo, maging seryoso kayo, alalahanin nyo, ang daming naghihintay na ang galing ka sa posisyon mo. Kaya pagbutihan mo na at maging seryoso. Your upcoming projects na kailangan mo i-promote? Please, watch Fit Check, Confession of an Ukay Queen, starring Kim Chu and Jake Hersito, etc. At yung hindi pa nakapanood ng Family Matter, sana, abulin nyo na kung saan yung mahahanap kasi napakagandang pelikula. And I'd like to congratulate you and of course Noel for that movie. Napakagandang pelikula. A movie for the entire family, para sa lahat, di ba? Pagmamahal, magpagsubok sa isang pamilya, Family Matters. Thank you so much. Maraming salamat, Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, kina Alvin, and of course, Dennis. Thank you so much to Everbel Lena, Hello Glow, Most View from Japan, Beauty Derm, Nutritech. Maraming salamat, Josh De La Luna, Aficionado by Joel Cruz, Eris Beauty Care, Vanilla Skin at Robinson's Magnolia, Nessa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Celia Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Bebot Santos of Coloretic Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin. Maraming salamat, Bobby Ricantina. And of course, kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. Maraming. Thank you so much for having me. And it's my honor and it's my pleasure. Finally, natuloy din tayo. Yes, yes. Mga kaibigan, I've been wanting to have her. Talaga, even before Family Matters pa. Diba? Kaso lang hindi lang magtama-tamang aming schedule. Parati nasa lock and dating. Yeah. Ganun po siya ka-busy. And I want you to be a lot busier this year. At sana naman sana nga. At it will happen. With that, mga kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli, God bless us all.